Dami guys. Oh. Last time lang nag-usap kami. Last year yon ay nagpalabas sa 2,000 piraso, 2,000 heads, kulang pa yon guys. Namumblema pa sa kung paano niya yung supply niya. Kasi dami talaga nung nakaraan. Next year nga, ang target namin ay 5,000. Oh, isipin nyo guys, 5,000? Okay, so guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po, Jogger and Drago, siyempre dito sa ating backyard tambayan. Okay, so ngayon guys, so another episode po sa ating video farm visit po dito sa Bacolod City or sa Negros Occidental. So ngayon po, nandito tayo sa farm ng isa sa maraming mag-breed ng LDT line. So mostly Boston Roundhead yung mga binibreed niya dito. Walang iba po, siyempre dito lang sa LGP Gold Game Farm. So owned and managed by Mr. Hulsey, Permias. Okay guys, so sa LGP Gold Farm, ayan po siya. So yung tarpaulin niya, yun wala pa siya dito. So nakausap ko siya kanina or naka chat ko siya kanina. Sabi niya daw, mauna na ako dito kasi pupunta siya dito. Pero dadahan muna siya sa kabilang farm kasama. Yeah. Kabakyan, katambay, kamanok. O, yan, si Tinko, si Elo. Yung, yung ano dito, yung namamahala dito sa manokan ni Boss Leslie. Kasi yung manokan ni Boss Leslie, LGP Gold Game Farm, dalawa po yun eh, dun sa kabila at saka dito. Tatlo na? Sumasanglad pa. Ah, grabe. Dami guys. Oh. Last time lang nag-usap kami. Last year yun ay nagpalabas sa 2,000 piraso, 2,000 heads, kulang pa yun guys. Namumblema pa sa kung paano niya yung supply niya. Kasi dami talaga nung nakaraan. Next year nga, ang target namin ay 5,000. Oh, isipin nyo guys, 5,000? Grabe. Oo, kakayanin namin. Oh, yun nga lang yun. Yun nga problema guys. Tayo, namumblema tayo sa buyer dito guys. Napakalambot na ng buyer dito kay Boss Leslie. Si Boss Leslie yung umayaw dito. Mahirap kumuha dito. Kasi idol pero kaibigan lang makilala. Ayun. Tapos sulit. Kasi siyempre pag nag-slip yung tubig yung mga linyada, nananalo na. Oh, yun ang gaganda. Nalaban naman yan sa market kapag maganda. Kapag hindi maganda. Oo. Oh, siyempre. Kasi pag hindi maganda yan ang makakasira sa pangalan mo . Siyempre kailangan satisfied yung buyer natin para siyempre pabalik-balik. Kailangan talaga kasi namumuhunan tayo dito. Yun ang isa doon na ma-advise ng so isa talaga yan guys, kailangan good material. Yung pundasyon mo, yung material. Oo, yung mga winning line. Kailangan doon pang kukuha para marami naman magagaling na breeder sa Bacol. Mahirapan nga ang laban dito sa Bacol. Oo. Oh. Kahit yung mga backyard minsan mahirapan ka rin talunin. Kasi galing din sa mga farm. Kapag lagi kang nananalo sa Bacol, ibig sabihin, madali mo naranin din yung doon sa iba. Lang yan dyan. Experiment yan dyan. Next year, dyan ang mga national athletes board dito na iaakit. Mag-umpisa. Kasi galing sa incubator o sa papisa, tatlong araw lang yan, pakakawala na yan dyan sa range. Kaya matibay ang mga manok ni JP Gold Colt. Malamig kasi dito guys sa taas. Iwan ko lang pero siguro maganda yung pundasyon ng health niya. Kasi pag hindi maganda yung pundasyon, ang foundation ng health na isang siseo, hindi kakayaan dito sa lamig guys. Yan. So may mga late born pa sa dito para guys. Pero mayroon pa doon, marami pa siya na kaya naglulunmower to si Bushelo, naglulunmower doon. Nag-extend pa siya kasi may ipasok sa pa siya dito na galing doon sa kabilang farm. So tingnan niyo guys yung mga late born. Ayun, tatamaan nyo na. Hindi pa ganun scared. Sabi nila kasi dito, mahirap mabuhay daw dito yung mga sisil. Oo. Dahil nga malamig. Sinuubot namin. Nabinta po dito ng mga
laban nyo lang dito yung bayawak. Ayun. Okay, tingnan nyo guys, sumusukal oh. Bayawak, lawin, sa yun, yun. Ano lang yun, wild lang niya mga yan. Grabe. Naturally, lumalaban na. Naturally growth sila. Ito ang magandang kwan kasi dito, mataas, pataas, baba, taas, baba. So talaga yung matibay yung puso nila. So ito yung mga suggest talaga ng maraming breeder na dito magpalaki dahil yun nga, yung condition, yung health. Kasi pag mahina, siyempre, dito pa lang, wala, patay na sila. Oh, how much kung sa laban, no? Dito nga na panahon pa lang eh, yung laban may tare pa. Mga sikipwad, mga lipo. Kita mo, lulusog naman yun. Protected with probiotic yan ng LGP at LGP Gold Colt GF. Guys, so yung sabi kasi yung gwapong-gwapo na na bulik, ayan, ongbak. Ongbak, doon pala to. Kasi yung alam ko lang sa yung bulik ni Boss Leslie, yung hudas eh. Pero yung hudas, yun, dark. Maitim na na bulik. Yun kanina yung lugundo na one time winner na stag. Yung stag yung pag-alira. Early bird na stag, so one time winner. Buti sana kung maabutan natin dito si Boss Leslie kasi yung panahon, no, tingnan nyo guys. Iwan ko lang kung tutuloy dito si Boss Leslie. Kasi maluwang yung doon, yung manuka niya doon, baka maubos yung oras niya at saka tama rin siya papunta dito. Kasi yung grabe. Oh, oh, napapaikutan tayo ng tawag nito, ng unang makulimlim, oh, parang ulan. Material na dito ka nasa talaga. Ito guys yung mga materialis ni Boss Leslie, oh. Bagong harvest. So sa hardening to? Hardening na yan. Ah. Guwapo. Ang gaganda guys. Naka-reserve na to? Hindi pa? Ah, wala pa. Pero guys, pag na to guys, ilang... Ay, lalaban pala to. Ah, ito yung hudas, ah, ito yung itim na bulik. Ayan o. Oh. Ay, mga itim na bulik. Ito yung gusto ko ng mga bulik, mga itim. Naghahanap ako ng mga itim na bulik. Ito yung niya. Hudas dom yan. Sinocross sa Pure Secret White. Pero ito talaga matagal na akong gusto makakuha. Maraming nagtatanong bakit si Secret White, kaya nga si Secret White. Ilang peraso ito boss? Inahanda na ni boss yan. Ayan. Meron pa doon sana sa kakulungan. Yung mga standing ni Boss Leslie, oh. Red stag, barkadahan, 8.5 points, so 18.5 siya na. Binil cap yung pangalawa, 5 stag derby, 4 points, binil tika derby, champion, 6 stag sinulog derby, 5 points, 6 stag tennis derby, 5 points. Sala Castellana, Pertak Derby champion din guys. Bindoy, sa Bindoy Oriental yun, oh. Negros Oriental, Dekas to entry. Double champion, wow. Kaya double champion. Kabangkalan Cricket Derby champion. So yung Kabangkalan, sinulog din yun every January yun. Tapos 2020, JPP Bacol, one day stag derby, double entry. 5 wins, 1 loss yung isang entry, 5 points. Yung Sapon is 4 points. September 24, 2021 is a 8 stag. Ayan, sulapin natin. So 8 stag, solo champion. Ayan po. Okay, so yun po yung mga standing record ng ni LGP Gold Colt, no? Ni Sir Leslie Permias. So tingnan nyo na lang guys, i-post nyo na lang kung medyo mabilis yung video natin. Dalawang champion sa January, 16 at 26. Oh, okay. Sunod-sunod guys. Kaya hindi nakapagtataka yung mga palahi niya dito. Laging kinukulang. So, siya na lang yung misa na parang
tumatawag sa ano sa mga buyers dahil sa kulang yung ano yung supply. Marami yung gusto maka-acquire. Yung minsan yung mapagbibigyan ni Boss Leslie yung mga dati niya ng mga ano mga customer, yung mga buyers niya. Okay guys, ayan na, mula na guys. Dito na si Boss Leslie. At least kumila yung ano ba guys, yung ulan. Nandito si Boss Leslie. Kararating lang yung sasakyan niya doon sa labas. So tingnan natin, may dala siya ata mga ano. Kasi nagwa-widening pa doon siya parang sa DPWH, nagwa-widening parang sa ano. So naging ginapalawak niya pa doon yung kanalang yung ano doon, yung may mga loop na hindi pa siya nagamit. So naaabutan natin kanina si Boschelo na nag-ano, naglo-loan mower para i-widen yung farm. Kasi yung lupa niya hindi pa to lahat. Meron pa doon. Hindi pa lahat na linisan. Kaya dito salubungin natin siya. Tulungan natin sila boy. Ni Boss Leslie. Ayun po, may dala si Boss Leslie na pasalubong oh. Ayun, Boss Leslie oh. Ayan, yun ang mayari ng ano. Tulungan muna natin sila ng mag, ano, ng maghapot ng mga dala nila pa papasok dito guys. So okay guys, so nandito na pa ako, nakauwi na ako guys, no, pasensya po, hindi ako nakapag ano doon yung last na dito na ako na ano ng dito ko na tatapusin yung video natin kasi doon hindi na ako nakapag parang closing guys, no, o nakapagpasalamat sa inyo, maraming salamat sa lahat mga na mga nanood guys dahil ay nung dumating sa Boss Leslie, so paulan na. So lumakas yung ulan hanggang ginabi na po kami. Kaya hindi na po ako nakapag ano na pauwi na kami. Nakapag video. Kaya guys, hanggang dito na lang po. At guys, yung parapol natin. So pag umabot tayo ng 10,000 subscribers. So may twist po guys, no. Hindi lang po pumpkin sweater. So napag-isipan ko kasi yung iba hindi naman fanatic sa pumpkin sweater although na gwapo. Meron naman ibang magmamanok o sabongero na syempre may sarili tayong gusto o taste. So sa mga hindi gusto ng pumpkin sweater, pag mga lucky winners na mananalo ay sila yung pipili ng mga bloodline. So ipapakita natin yung mga pa-premium natin pag umabot tayo ng 10,000 subscribers at na-monetize na po tayo. So dun ko po kayo papipiliin. So ang winner na po, halimbawa nakapag raffle na po tayo, so ang winner na po siya yung ipapakita ko sa kanya yung mga pagpipilian. So hindi lang po take note ah, hindi lang po pumpkin sweater. Meron na po kayong options, meron na po kayong choices na gusto na manok ninyo. So yun po ang twist natin mga katambay para at least so sa may kung anong gusto ninyo, yun ang ma-acquire niyo. At the same time, bibigyan ko rin kayo kung may mga spare tayo mga katambay. Kaya tutok lang and huwag kalimutan mag-like, share and subscribe po sa ating YouTube channel. Okay, so guys, maraming salamat po sa inyong lahat.